Hello kids! Magandang araw! Kamusta, kamusta? Sana ay mabuti ang inyong kalagayan, yung gulit at oras para sa pag-aaral natin ng kwento sa Biblia. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Aming kaibigang Jesus, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa buhay, pag-iingat, at pagmamahal mo sa amin. Tulungan mo po kami na makinig mabuti sa kwento na pag-aaralan namin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magbalik-aral muna tayo. Ano ang pamagat ng kwento noong nakaraang linggo? Dakila. Sino-sino ang lumapit kay Utos na anak ni Zebedeo? Magaling, Matthew at Juan. Ano ang hiniling nila kay Utos? Mahusay. Hiniling nila na makaupo katabi ni Utos sa kaharian, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ano ang isinagot ni Jesus? Very good! Sabi ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihini. Maiinuman ba ninyo ang kopa na aking iniinuman? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Ano ang ibig sabihin ng kopa na tinutukoy ni Jesus? Ang ibig sabihin nito ay pagdurusa at kamatayan. At opo ang isinagot ng magkapatid dahil akala nila ang ibig sabihin ng kopa ay pagpapala. At nang malaman ng 10 alagad ang ginawa ng magkapatid, sila ay nagalit. Pero ano sinabi ni Jesus sa 10 alagad? Mahusay kung sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo at sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng buhay para sa ikatutubos ng marami. Wow! Ang gagaling ninyo! Bigyan ninyo nga ang inyong mga sarili ng palakpak pulbos, tak-tak-tak, puna sa mukha, pag-pag. Oras na para sa ating kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Kwentuhan, kwentuhan, oras na ng kwentuhan, halina't pakinggan. Ang dalawang pinakamahalagang utos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito. Kaya sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus.
Dahil nakinig kayong mabuti, may mga tanong ako sa inyo. Ano ang unang pinakamahalagang utos? Tama, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Ano naman yung pangalawang pinakamahalagang utos? Magaling, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano ang sinabi ng tagapagturo ng kautusan? Mahusay, sinabi niya, tama po guro, totoo po ang sinabi ninyo. Sumang-ayon siya sa naiisa ang Diyos at higit na mahalaga na umibig sa Kanya ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas at umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't anong sinabi niya? Tama, sinabi ni Jesus, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Ano ang aral sa ating kwento? Sundin ang dalawang pinakamahalagang utos, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, pag-iisip at lakas. Ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil magagaling kayo, tuturuan ko kayo ng bagong palakpak. Alam niyo ba ang palakpak sosyal? O sige, ituturo ko sa inyo. Tatlong palakpak sa kaliwa, clap, 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 sa kanan, clap, 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 at ganito. O isa pa, ang sasabihin, bravo, excelente, magnifico. O, isa pa. Bravo, excelente, magnifico. Yan ang palakpak sosyal. Sige, tayo ay manalangin. Aming kaibigang Jesus, salamat po sa kwento na napag-aralan namin sa araw na ito. Salamat po sa pagtuturo mo ng dalawang pinakamahalagang utos. Yun ay ibigin ka ng buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas, at ibigin din namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na gawin ang lahat ng ito ng merong pag-ibig at hindi napipilitan lamang. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yay! Isang kwento ulit ang natapos. Marami ba kayong natutunan? Mabuti naman. O paano? Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Shalom, kids!